vaccine, no ride policy. Ngayon naman, may nagsusulong ng no booster, no entry. Dapat na raw yang i-require bago magkapasok sa mga establishmento sa Metro Manila. May mga pumalag dyan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ang vaccination card, parang ID o ticket ng dapat laging dala saan man magpunta. Pero may ilang establishmentong hindi na ito nire-require. Gaya ng mall na ito sa Mandaluyong. Sa ilalim ng Alert Level 2, mas maluwag na nakakalabas sa mga tao gaya rito sa mga mall, bakunado man o hindi. Pero nauna ng linino ng MMDA na depende pa rin sa LGU o establishmento kung patuloy silang maghahanap ng vaccination card bago makapasok. Pero sa paglilibot ng DTI kanina, nagpaalala sila na dapat lagi pa rin dala ang mga vax card. The national direction, national policy natin, dapat may vax card. Then it's also safer for everyone na alam natin na bakunado yung mga taong pumapasok kasama natin sa establishment. At ngayon, may bago na namang nilulutong patakaran. Hirit ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, dapat booster card na ang hanapin sa mga pumapasok sa iba't ibang establishmento. And that is important, that to me that should be a minimum health protocol, no, even without alert levels, because it will remind us to take our vaccination on a regular basis or our booster on a regular basis. Sang-ayon dito si DILG Undersecretary Martin Dino, pero dapat daw kumpleto na sa iisang card ang detalye ng primary doses at booster shot. Sana lang para uniform mga ipakikita sa buong Pilipinas at kung kailangan gamitin yan sa international, parang yan ang magiging national ID na natin. Tutol naman dito ang isang grupo ng mga manggagawa. Napakarami pong mga manggagawa. Ang unang-una ay hindi pa bakunado. Marami sa mga manggagawa ang first dose pa lamang sa vaccines. Mas maraming mga manggagawa ang walang access sa booster shots. Para rin sa isang infectious disease expert, mahirap i-require ang booster card. Marami pa rin namang hindi na bibigyan ng unang course nung vaccination, yung tinatawag natin na primary series. So I think na mahirap gawin yon kasi masyadong maraming tao ang hindi pa natin nabuboost. Hati naman ang opinyon ng taong bayan tungkol dito. Kailangan sir para ano yun, hindi lang sa sarili mo kasi para sa family mo din as well. Safety mo, para yung customer mo din, safe din sila. O para sa akin kasi parang ayoko pa kasi baka ma-overdose kasi tayo kasi nakadalawang turok tas additional na naman. Mula sa February 2 na data ng pamahalaan, aabot pa lang sa 7.7 million na Pinoy ang nakatanggap ng booster dose kung saan nasa 2 million dito ang mula sa NCR. Malayo pa sa nasa 59 million nating mga kababayan na fully vaccinated na. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.